Alam niyo, nung nakarang araw kasi, itong si Sandro, kanyang pinagtanggol ang kanyang nanay. Na sabi niya nga, ang nanay naman niya ay laging iniisip ang ikabubuti ng pamilya. Ako, naniniwala ako doon. With all of my heart, I believe sa sinabi ni Sandro na kanyang nanay ay talagang iniisip ang kapakanan ng buong pamilya. Tama naman po yun. At syempre, hinding-hindi ipapahamak ni First Lady Lisa Marcos ang kanyang asawa, dahil syempre asawa niya po yun, di ba? Yung posisyon na pagiging presidente, after 6 years matatapos yan, pero yung pagiging asawa niya hindi ho matatapos yan after 6 years. So naniniwala ako na totoong pinapangalagaan po ni First Lady Lisa Marcos ang kanyang asawa. Tama po yan. Akala ko nga dahil doon sa binitawa ni Sandro na yon, abay, titigil na ho itong mga ito. Aba, hindi tumigil si Maharlika. Atapang atao. Atapang atao. At talaga meron pa siyang binitawang malupit. May mga akusasyon siyang nakupo. Malalaglag kayo sa upuan. Kaya panoorin nyo ito, ha. Hanggang dulo. Lalo na sa dulo, meron siyang sasabihing malupit. Na ngayon lang niya sinabi. Na ngayon nyo lang maririnig. Kaya kung ikaw ay loyalista o ikaw ay anong bang kulay mo, panoorin mo ito para malaman mo katotohanan na according to Maharlika. Kayo na lang maghusga kung ito ba ay totoo, isang chismis, isang marites. Bahala na ako kayo, pero ipapakita lang natin. Kasi pinakita natin yung iba't ibang side. Ito namang dito sa ating serye na ito, ipapakita naman natin yung side ni Maharlika, di ba? Tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan, ha. Mag-like-like kayo at saka mag-subscribe sa ating channel sa YouTube at dito sa Facebook. Follow kayo para masundan ninyo itong laglagan serye ng mga Marcos loyalist vlogger. Ang saya-saya niyo, di ba? Anong tawag diyan? Mga kababayan. Sandali lang, Maharlika. Take note, ha? May isang salita. Tingnan nga natin kung talaga may isang salita. Pasok, Maharlika! Namang makabangon muli, hindi lang sana hanggang junganga lang. Dako. O hanggang kampanya lang ang Dako. Ginagawa ng mga sa paligid ni PBBF. Tamo na. Pati yung... diba? Babangon. Pero hanggang salita lang daw. I know he's doing his best. But again, hindi po magwawag ang isang bayan natin, ang isang bahay, na? Kung napupugaran ng mga nanglilingkis na ahas. Naku ba, sino ba kasi ang lintik na ahas na yan? Alam mo, eto Maharlika. Anyway, matapang ka naman di ba? Tapang-tapangan ka rin naman. Isagad mo na. Sino ba yung tinutukoy mong ahas? Naiinis na yung taong bahay sa'yo Di ba? Kasi puro kadaldal Ahas. Naglilingkis na ahas. Sino ba yan? May pangalan ba yung lintik na ahas na yan? Ang hirap kasi, mahirap yung ganyan. Puro kadaldal na sinasabi mong ahas. Wala naman pangalan. Yung ahas bang yan, mataba? Yung ahas na yan, walang leeg. Kasi ako, meron akong kilalang ahas na mataba. Na walang leeg. Meron ako ahas na medyo oily. Medyo dugyot. Yan ba yung ahas na yan? Ayusin mo kasi. Kung sino-sino tinatamaan yung ahas mo na, dami na nagagalit Pati tuloy yung mga ano dyan, nagagalit na Kasi dati, ang kalaban natin, mga palangga, mga dilawan lang. Ngayon, ang kalaban natin, mga dilawan na nagkukunyaring pula. Nako, patay tayo dyan. Mga dilawan na nagkukunyaring pula. Yan ba yung mga ang apelido, ano? Hindi, ako nagtatanong lang. So para sa akin, tangay na, ano itong nilalaban ni Maharlika? Ano ba talaga? Hindi ako yung alindog ko dito, mga palangga. Dali, tama ba yung dinig ko, alindog? Alindog ba yung talaga sinabi niya? Yung alindog daw niya? Saan? Ating, ipagpipilita mo yan, mape-fake news ka. Ako ng bonggang-bongga. Yung nakakilala sa akin. Since 2015. Ano yon? Pero, ito yung nangyayari. With less than 100 days, more than 100 days na. Ano? Ito yung nangyayari. Na ano? Yung, saan yung kanta natin na
Ano ba yung kanta? Ito yung kanta dati, nung nangangapan niya. May isang salita. Oh. Di ba ganun? Hindi lang ako marunong. Nasa to, no, si madam ha? Ay, ay, ay! May baguhin nyo yung ano, yung minus one. Mali sa, wala sa aki. Wala sa aki yung minus one. Kumanta ngayon dahil wala akong energy, di ba? May mga ganun. May isang salita. Nasaan ang isang salita ng mga taong nakapaligid kay PBBM? Oh. Sa mga taong kanilang kanilang pinaasa sa kataong mga kanilang... So, yung mga nakapaligid daw, ahas. Yung mga nakapaligid daw, nagpaasa. Ha? Takot po, patay tayo dyan. Ginamit. Naku, ginamit, panggagamit. Pambihirang buhay, ire. Ha? Maharlika naman eh. Yung iba dyan, lalo masasaktan sa mga sinasabi mo. So, ibig sabihin, meron dyan sa Malacanang na paasa. Meron dyan sa Malacanang na manggagamit. Pambihirang buhay, ire. Oo. Ay, naku, sinabi ko na sa inyo yan eh. Sinabi ko na sa inyo yan noon eh. I told you so. Di matagal ko na sinabi yan, may mga manggagamit dyan. Oh, nung napakinabangan, oh, eto, di ko na lang sasabihin ha. Hindi ko na lang sasabihin. Nung panahon na malapit si Moka kay Pangulong Duterte at itong isang pamilya sumisipsip sa Pangulong Duterte, aba, lagi siyang imbitado. Aba, lagi siyang kinakausap. Aba, lagi siyang bati. Oh, lahat ng pambobola na nandoon na ginawa nung pamilya na yun para mapalapit kay Pangulong Duterte. Tapos nung si Moka ay hindi nagwagi. Oh, at hindi na ho nakikikita kasi nawala na ho sa PCO. Hindi nakadikit ni Pangulong Duterte. One time nakasalubong niya itong hindi ko na lang sasabihin kung sino, bahala na kayo magusga. Nakasalubong niya itong manggagamit. At walang grabe ho. Grabe. Parang hindi sila magkakilala. Pero dati sip-sip yung todo. Sobrang sip-sip niya. Kaya mo ka nung nakita niyang malapit siyang kay Pangulong Duterte. Tapos nung hindi na nakikita kakatabi ni Pangulong Duterte, aba, parang hindi ko kilala. Ganun ho yan. Lahat ho ng birthday ng pamilya, lahat ng party ng pamilya, imbitado ho si Moka nun. Pero nung hindi na ho malapit si Moka kay Pangulong Duterte at naglalayo na rin si Moka dahil nga hindi na ho siya public official, ayun, parang hindi na ho kilala. Manggagamit. Ganun ba yun, Maharlika? Ganun ba ibig sabihin na manggagamit? Ano ba ibig sabihin mo na manggagamit? Especially yung mga leaders ng OFW. Na ano? PBBM made a statement na parang dalawin yata si Lima dahil doon sa hostage chuchong ganon. Ang sa akin lang mga palangga, it's okay naman talaga mag-unit team. Dilaw at pula. Okay. Lahat ng Pilipino, mag-unite tayo. The problem is... Ano problema? Ano bang kartada ni De Lima? Ano ito? Ha? Sino ang nag-advise kay BBM para pagpakipagkitaan siya kay De Lima? Naku po. Eh, nagpakalat ng maraming saba. Ang daming sinirang buhay ng mga kabataan. Naku po. At ano to, parang para lang masabi ng ating administrasyon. Na, you know, we're uniting the red and the yellow. No. So the fact na mismo sa loob ng Malacanang, nililingkis ninyo ang mga kaibigan, ang mga kaibigan ni BBM, ang mga taong tumayo sa kanya. Wait lang, dito muna tayo. Doon sa sinabi niya na kesyo nakikipag-unite daw kay Dilima. Mamaya ha, mabalikan natin yan kasi may paratang siya dyan eh. Na ang may idea daw niyan na nakikipag-unite sa mga dilaw, ano, o dito kila Dilima, itong idea na nangyari kay Dilima ay yung tinatawag niyang babaeng ahas. Okay? Yan daw ang may idea niyan, ha? O, ha? Unya-unya. Ito muna tayo sa isa pa niyang issue. Stand! During the difficult times, during the, what do you call it? Yung sa electoral protest, yung mga ibinato sa kanya, nasamot sa aring kaso. Pero nung naupo na yung mga taong tumayo kay BBM, wala kayong ginawa kundi ikaw babaeng ahas. Naku po. Ginagamit mo si Taning at si Tuning. Naku po. Para sirain ang mga malalapit kay PBBM na nandoon during those times. Naku, ang siniraan pala nito ni Pulburon at saka ni ano bang pangalan nun? Ayoko nang bakit eh. Dahil daw, inutusan ng babaeng ahas. Pambihirang buhay yan. So may nangingiilam. May nangingiilam sa pamumuno. Kahapon, diniscuss natin yung... naku po, patay tayo dyan.
Panoorin nyo yung video ko kahapon, ha? Na isa pang proof na nangingielam daw. May nangingielam sa mga appointment. Ngayon, eto na naman. Kinukonfirm na naman ni Maharlika na may nangingielam. May umaatake sa mga appointment na ni Pangulong Marcos, pambihirang buhay. Anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Gobyerno natin, napapakialaman ng mga vloggers. Anak ng weteng naman. Hindi, parang yun na sinasabi niya, sobrang hina ng presidente. O baka naman na the president is not weak because he is weak. Ha? The president is weak because the former president is strong. Ganun ho ba ito? Pakipaliwanag nga, Maharlika. At kung matino ang babaeng ahas. Naku po. Bakit finifidan? O finifidan, binibigyan ng access na pinagyayabang ni Taning Picon. Oh. You know, yung mga applications daw ng mga taong nag-a-apply sa Malacanang. Hindi ba dapat confidential yan? Taong gobyerno lang nakakaalam yan? Alam mo, may punto siya dito. Kasi, eto, kayong mga panatiko ni Thinking Pinoy, alam naman natin kung sino tinutukoy nito ni Maharlika. Huwag na tayong paikot-ikot. Diba? Si Thinking Pinoy, ha? Diba, ilang beses naman sinabi ni Thinking Pinoy yung kanyang huling video na may nakikita siyang mga dokumento daw, di umano, o ganyan, na nag-a-apply. At may mga parinig siya, o nag-apply kayo, ganito, diba? Ibig sabihin, confirm na nakita niya. Ang sinasabi naman ngayon ni Maharlika, bakit di umano, binibigay daw nitong babaeng ahas yung mga dokumento dito kay TP. Yun ang paratang ni Maharlika. Hindi maganda yan, ha? Kasi kung yan ay totoo, uy, medyo may sabit dyan, ha? Bakit nilalabas ang mga dokumento sa mga vloggers? Hindi, kayo, tama ho ba yun? Kung totoo yung sinasabi ni Maharlika, ha? Kasi ganun din naman ang bitaw ni TP na meron siyang mga alam na nag-a-apply, di ba? So, ibig sabihin, may nakikita siya. Meron siyang alam na ang tanong, may karapatan ba na makialam? May karapatan ba na tingnan yung mga aplikasyon na ganun? Yung mga ganyan dokumento? Ba, hindi tama yan, ha? Bakit si babaeng ahas ibinibigay ang access kay Taning? Naku po. At kay Tuning. Naku. Tama ba yan, mga palangga? Bakit mo ibibigay sa vlogger? Tanong natin sa mga panatikong loyalista, yung mga walang nakikitang mali. Ha? Tama ho ba yun? Na mga dokumento ng Malacanang ay lumalabas sa mga vlogger di umano, ha? Hindi, kung itanong lang, let's assume lang na totoo. Okay, assuming lang, ha? Assuming, marami dyan assuming, eh. Oh, ha? Assuming lang na totoo, tama po ba yun? Okay? Kayo na lang ang sumagot. Ngayon, ang question is totoo ba o hindi? Pero the mere fact na sinasabing totoo ba na merong lumalabas sa dokumento, ay malalaman natin yan mismo sa salita ni Thinking Pinoy na meron siya nakukuhang mga ganire-ganire, di ba? Lagi niya sinasabi may source siya ganito. Tama ba yun? O kahit nga si Katunying, nakita ko nag-live yan, eh. Diba? Na meron siya nakitang dokumento na ganito. Tapos ang paratang pangasa kanya, bakit? Saan mo nakuha yung dokumento na yan? Tapos ang sagot ni Katunying, huwag kayo magalit sa akin. Baka tanong nyo yung mga nasa paligid ninyo. Baka ganyan. Hindi. Ngayon na nga. Ibig sabihin, there is somehow a percentage of truth doon sa mga sinasabi nito na lumalabas ang mga dokumento. At nakikita ng ilang vloggers o ilang sino man tawag kasi kay Katunying. Vlogger ka ba o ano? Kasi iba-iba ka ng diskarte sa buhay. O sige, sabihin na natin vlogger din. O sige. Ha? Karapatan ba nila yun? O meron ba silang dapat tama ho ba yun? Hindi, kayo ang sumagot, ha? Hindi ako. Oh. Walang kinalaman sa gobyerno. Walang posisyon. Ba't mabibigay doon? Sige nga. Ngayon natataranta kayo. Kasi yung mga tao like me, mga loyalista, mga nagmamahal sa mga Marcos, diba? Nakikita ninyo na kung ano yung pakiramdam
na kayo sumisira sa gobyerno. Naku. Sige nga, magsalita ka, babaeng ahas. Naku. And the rest of the ahas. Bakit? Ito. Sandali, ang dami naman na ahas na ngayon. Maharlika, kasi pangalanan mo na, dami ng ahas. Babae nga, saka the rest of the ahas. Sino ba yung mga yun? Pakisabi na ng magkaalaman, di yung ganito.